Happy birthday po sa inyong lahat dyan. At kung birthday ninyo, for sure, kayo ay magre-renew ng inyong kanya-kanyang lisensya. Okay? I'm going to share to you, step by step, the easiest way, ang 2023 updates ng pagre-renew ng driver's license or application ng bagong driver's license kahit pag-update ng mga restrictions sa inyong mga driver's license ngayong 2023. Hindi nyo na kailangan mag-fixer. Don't do that. Okay? Ituturo sa inyo ang step by step. Very easy. Lahat ng proseso, ano ang mga requirements, at ano ang dapat nyong dalhin bago kayo pumunta mismo sa mga naka-assign na LTO agency ng inyong mga lisensya. Kaya kung gusto nyo matutunan to, ang easiest way, aba, eh, subscribe na, like, and share. At tapusin ang video nito. At for sure, ichichismis nyo ang lahat ng sharing ng tutorial nito exclusive for renewal ng ating LTO driver's license. At alam nyo ba na 10 years na ang ating lisensya? So, tara, samahan nyo na ako. Huwag bibitaw. Okay, hindi na patumpik-tumpik pa. Derechuhan na to. So, pagpunta nyo po sa kanya-kanyang mga LTO agency nyo kung saan kayo nagre-renew kung nag-a-apply ng inyong Philippine Driver's License. Okay? Number one, ano ba ang dapat dalhin ngayon? Okay? Base sa bagong panukala o update ng LTO. So, pag pumunta kayo doon, dapat yung walang hassle, ready na kaagad. Pero pagdating doon, proseso kaagad. But before that, ipapakita ko lang sa inyo in advance, ano ba ang ina-expect ninyong itsura ng bagong lisensya? So, makikita nyo dito yung lumang lisensya at ito ang bagong lisensya. Ayan ang pagkakaiba. Makikita nyo, may pagkakaiba nga talaga. Number one, yung itsura, of course, layout, almost the same, pero makikita nyo yung restriction code, parang kakaiba. And then, of course, makikita nyo, 10 years validity po ang aking lisensya. Okay? So, paano ko ginawa yon? Paano tayo makakuha ng 10 years validity ng Philippine Driver's License? At ano ang dadalhin? At paano kukunin ang mga dadalhin nyo? Number one, dapat meron kayong APL form. Ang APL form, paano makukuha? Ito, i-discuss ko sa susunod na mga minuto. Ay, segundo pala. Pasensya na. Then, dapat dala rin ninyo ang inyong lumang driver's license. Ang inyong lumang driver's license, pati yung parang papel na resibo ng inyong driver's license, OR. Okay? At higit sa lahat, dapat kayo ay pasado na sa LTO CDE exam validation bago kayo pumunta doon. Which is, ituturo ko rin sa ilang mga segundo paano gagawin yon. Para pagpunta nyo mismo sa LTO, handa na lahat, proseso na lang. Okay? Take note, hindi nyo na kailangan magdala ng birth certificate kung kayo ay renewal. Okay, kung kayo renewal, no need to bring any birth certificate. Hindi nyo rin kailangan magdala ng mga 2x2 pictures or 1x1 picture ID. Hindi na po. Dahil itong prosesong susunod ko na ituturo ko ay napakasimple. Pag ginawa nyo to, no hassle, madaling makuha lisensya nyo. Pag uwi nyo, meron na kayong 10 years na driver's license validity. Tara, banata na natin to. Marami nang nananabik paano ba ang proseso. And this is LTO Philippine Driver's License 2023 Updates. Okay mga kabayan, ito na! First step is download, print, and fill up the hard copy of the APL form by going to the LTO official webpage. As you can see, just click that LTO forms, then look for that APL forms, then click download. And after that one, manually nyong i-fill up yung APL form and you will find a quite different versus previous year's APL form. Kasi sa form na yan, pwede kayong magdagdag ng inyong restriction code. Step number 2, dapat makapag-register ka o generate ang LTO client ID bago ka pumunta sa any agency or LTO office. Kung wala ka neto, hindi ka i-entertain at mahihirapan ka at hassle sa'yo dahil maghahanap ka ng computer para maka-access ka lang dun sa website o LTO LTMS portal na gagawa ka ng iyong LTO
client ID. Kaya sabay pa lang, gawin mo na ito. Access the LTO LTMS portal para makapag-generate ka na. Step number 3, you need to update your profile information if you have already existing or registered LTO client ID. Ang purpose nito, kapag naka-access ka na, is you need to update your profile information na kung saan dapat eksaktong match doon sa mga information na nilagay nyo sa APL form. Kagaya niyan, pangalan nyo, address nyo, emergency contact, contact details, contact numbers, at kung merong mang change of address na gusto nyong ipabago sa inyong driver's license, make sure magdala po kayo ng proof of billing ng bagong address na nandun ang pangalan nyo para walang hassle. Okay po, malinaw. So ganyan kasimple. And afterwards, just click and save. Step number 4 is taking the CD online validation exam. I highly recommend. Dapat mag-exam kayo dun mismo sa bahay nyo pa lang. Dahil if you are going to take the CD online exam doon sa LTO office, limited ang computer, marami tao, magiging hassle sa mga transaction ninyo. So by going to the LTO LTMS portal, go to the e-learning. Sa e-learnings menu, maraming topic dyan about drivers. Discipline, drivers, tutorial, but go to the CD online validation exam. Clicking that one, the CD online validation exam, lalabas kagad sa inyo ang pop-up menu o guidelines na you need to pass 50% of the exam. That's 25 items. Every time you take it, one to sawa yan, kung bagsa kayo, pwede nyo ulit-ulitin. Pero nag-iikot, umiikot ang mga tanong. So beware of that one. Once you pass 50% of the 25 question, you can now print that particular certificate CD online exam. Make sure you print it and attach to your APL form. Don't forget to print it hard copy, okay? Step number 5 is filing online licensing. As you can see on the bottom menu or icon. Once you click that one, makikita nyo rin kung kayo ba ay magiging legit na 5 years driver's license validity lang or magkakaroon kayo ng 10 years driver's license validity by clicking the violation menu. There should be zero violation or history, at then for sure kayo ay magkakaroon na ng 10 years validation or validity na driver's license. So once you click that one, just click the start, fill up the rest of the form. Kayo ba ay student, renewal, or additional restriction of your new driver's license? So just click next, and then maraming mga meron dyan na madali na lang kung anong gusto nyong mangyari sa inyong gagawing renewal. So is this user friendly lang po ito? So napakadali lang po. Once you update that one, make it save it please. Kasi ito ay ibabalidate doon mismo sa LTO office kapag kayo ay magsasubmit na ng lahat ng printed out copy ng inyong APL form, CD online exam, copy ng old driver's license, copy ng OR driver's license, pag-submit po ninyo sa LTO office. Step number 6, go to the LTO office, submit all hard copy of your filled APL form, pass CD exam, your old license, and the OR of your old license to LTO window number 1. Step number 7, pay the following fees to the cashier's window. Processing fee is 610 pesos only. Medical fee, 600 pesos only. Step number 8 is capturing of your photo and biometrics and fingerprinting.
kaya hindi na kailangan magdala ng any 2x2 or 1 ID picture. Step number 9 is the issuance of your new and brand new driver's license card. Congratulations at meron ka ng 10 years validity na driver's license.